Charles. Hi, how are you? So tell me about the vaccine here in Lebanon. Is it free or we need to pay for it? No, it's free. Doesn't cost anything. You're gonna make one, the first one. After 2 weeks, you're gonna make the other one. What kind of vaccine they are using? Depends. You have many kind of the companies, international company. Maybe I will have Vizen, but this is American injection. And that's it. Some people, they go in the private. This is people, they want to choose what kind of vaccine want to take. Your mom, she did already? Yes, she made it two vaccines. She pay or no? No, they come the ambulance and they took her and they didn't cost anything. Zero. My phone, so we take an appointment with them and then they took by the age. Ah, they took the... Yes, 65 and more, the youngest after that. Ah, okay, so thank you, George. Idol Rapi Tulpo, nananawagan na, pakinggan natin. Yung mga tinurok pa doon sa netizen, nabasa ko yung kanyang comment, the Remdesivir, yung ba talaga ay pinili ng ospital o yung kasama sa donation ng WHO? Kung ganun, well then dapat heads must roll. Ibig sabihin, dapat talaga may managot. Panawagan ko po kay Pangulong Duterte, Sir, paki-account lang po, pakisabi po dito kay Duque at saka dito kay Domingo, paki-account lang saan po napunta yung milyong halaga ng Remdesivir, yung mamahaling gamot na dinonate ng WHO sa Pilipinas. Mr. President, Sir Digong, Tatay Digong, paki-account din po kay Mr. Duque, sana po napunta yung 1 billion pesos halaga ng Remdesivir na inirmar po ng DOH para sa mga pasyente na meron pong serious na symptoms ng COVID-19. Sa hospital po yun, public ba o private, at sino po yung mga turuhan? Kapag hindi po nasagot dyan, ng dalawa niyong alipores, Sir, pakisipak na po. Ibig sabihin, meron pong ginagawang milagro itong dalawang ito. Dr. Francisco Duque ng DOH, anong ginagawa niyong mga gamot sa warehouse niyo ng DOH yan po sa loob ng Capaginaldo? Pakitagot nga lamang, Dr. Duque. Kasi, Sherry, maraming gamot dyan. Punong-puno yung bodega ng DOH dyan sa loob ng Capaginaldo ng mga gamot. At yung iba dyan, mag-expire na. Anong ginagawa ng mga gamot dyan? Pakisagot nga lang, Mr. Duque. Alam nyo ba, Dr. Duque, na ang nangyayari ngayon, pasintabi ngayon sa mga ospital, wala akong patatamaan dito, pero kung yung magalit, kung tatamaan, okay lang, magalit kayo sa akin. Ito pong PhilHealth Circular 2020009. Now, anong ibig sabihin ito? Sinasabi ng PhilHealth, yung mga babayaran kapag diniklarang COVID patients, ang mga pasyente na pumupunta sa ospital na ginagamit ko ng PhilHealth card. Ibig sabihin, pag sinabing mild pneumonia, merong kapatapat na bayad dyan. Pag sinabing severe pneumonia, may katapat na bayad dyan. So nakategorize doon yung mga babayaran ng PhilHealth kapag sinabi mong pneumonia. It doesn't matter kahit na hindi COVID. Now, ang nangyayari, kahit na hindi COVID, sinasabi ng maraming ospital na COVID para lumaki ang bayad ng PhilHealth. At syempre, yung PhilHealth may cut dito. Akala ko ba nilinis na yung PhilHealth? Akala ko ba wala nang katiwalaan sa PhilHealth? Ito dapat ang isa pang imbestigahan ng ating mga senador. Na ngayon, kahit na hindi COVID ang ikinamatay ng isang pasyente, kahit na mild pneumonia, kahit na sabihin natin ang katrangkaso lang, walang kinakaroon ng COVID, ng pneumonia, nothing to do with COVID, dinidiklarang COVID para malaki ang bayad sa PhilHealth. Diyan tayo eh. Totoo yan. Wala nang katapusang kalokohan eh. Mm. Wala nang katapusang kagagawa ng ginagawa eh. Tingnan mo, yung shit. Mm. Ngayon, kung gusto nyo guys mapanood ang full video nito, pumunta lang kayo sa RTA. Di ba? Pupunta lang kayo doon kasi, syempre, yung ibang mga mahina ang utak dyan, baka sabihin nagnanakaw tayo na naman ng video ng may video at para sumikat, magkakuha ng viewers at subscriber. Ito ay hindi basta-basta usapan. Hindi ito maliliit na tao. Ito ay nakasalalay ang buhay ng mamamayan. Yun guys, nanawagan na sa ating Pangulo. Akalain nyo yun?
si Idol Rappi. Kaya kailangan, hindi lang yung tao kasing iba na naglulumalapit sa kanya kasi may kailangan lang. Tulungan din natin siya. Kailangan niya rin tayo na ikalat natin yung boses niya na marinig ng mamamayan kung ano ang nangyayari, anong nagaganap. Totoo yan! Mismo yung father ko nagsabi, yung kanyang kumpare, inatake sa puso. Aba, hindi na binurol. Nung last year yun, nalabas na COVID daw. O yun, father ko nagsabi nun. Kung kayo ay isang YouTuber, alam natin na pinapaganda natin ang channel natin. Alam natin ang adhikain natin. Pero di ba mas maganda, hindi lang sa pagbibigay ng sardinas at isang kilong bigas na ang tinatawag ay pagtulong. Kasi kahit napakainin mo yan ng isang drum na sardinas at yan, eh kung may sakit at hindi pa makuha ang tamang lunas, walang kwenta yung sardinas na binigay mo. So, gamitin naman natin ang platforma natin na ikalat natin na para makatulong na dito sa problema. At least kung ito ay masolve na at kung ito ang solution, makakapag-vlog tayo ng maayos, real talk tayo. Anxiety, depression, lahat, init ng ulo, ganito. Kahit mga artista, nakakagulat eh. Dati puro mga sinasabi lang nila, puro happy lang, masaya lang ang buhay. Ngayon, di ba, nakikita mo yung mga hugot nila. Parang nakakagulat, hello. Si ano ba to? Si ganito ba to? Bakit niya nasasabi to? Hindi mo alam kung saan pinanggagalingan. Na pag sinabing gobyerno, hello, pag sinabing gobyerno, hindi isang tao lang yan dyan. May DDS dyan, may yellowish o kung anong mga sekta nila yan. So pag nagsalita ka ng sinabi mo sa gobyerno, nilalahat mo yan. Take note, nilalahat mo. So yun lang nga po guys at have a great day.